Turn me ears to eyes. Hindi yung yelo ah. Turning the ear into eyes. Yung tenga, matatransform at magiging mata. At yun po ang ating daladalang mensahe sa inyo galing sa Panginoon. Don't you know, mga kapatid, that there's a difference between inspiration and illumination? Na mayroong diferensya yung salitang inspiration sa illumination. Ang inspiration, mga kapatid, this is the process by which man inscripturated the revelation of God. It is a revelation that comes from God and it's already what? Inspired. But illumination, mga kapatid, on the other hand, is a vehicle to fully ascertain the correct interpretation and application of the scripture that was selected. In other words, walang illumination kung walang inspiration. And all scripture is given by God as an inspiration. Yeah. Amen? So inspiration is from God. Yeah. God breathed. Hinina ng Lord. Pero yung illumination, ito yung pag nasalo mo yung inspired word of God, nauunawaan mo. Kasi ang salitang illumination means to brighten or to understand. Makina at maliwanag at malinaw. That is what illumination is all about. Palakpakan natin ang ating pangalaman. Mga magigiting na mga panauhin, kung sila ay nakapunta sa magandang church na to, pero hindi nila naunawaan ang lubusan kung ano ang salita ng Diyos. That's why I'm here to tell you, wala pong dahilan na ikay pumasok dito, lalabas ka na ikay naguluhan. Kasi from inspiration that comes from God, tapos bigyan ko ng illumination ng Lord at para lumiwanag yung salita ng Diyos at makita mo, maunawaan, maintindihan mo, lalabas ka na daladala mo ang mensahe ng Diyos na tila ang galing talaga sa Kanya at umabot sa iyo. Palakpakan natin. The word of the Lord, mga kapatid, when we preach the gospel, the message is not only verbalized or vocalized or visualized. The word of the Lord is what? Vitalized. Pagka ang salita ng Diyos ay ipinangaral sa mga taong makikinig dito, hindi lang ito sinasalita, hindi lang ito nakikita sa larawan at sa imahinasyon, kundi ang tawag dito ay becomes what? Buhay, vitalized. Nagiging totoo ito at mahalaga. Naririnig mo, pero ikaw na ang gumagawa ng larawan, yung mga imahinasyon sa iyong isip. Tama? Pero hindi lahat ng tao ganyan. Hindi nila minsan naunawaan ng pagkakaunawa talaga tulad ng kanyang katabi. Pagkaiba ang kanyang pagkakatanggap. Pero sa araw na ito, para maunawaan natin yung tenga pala natin, ay pwede maging mata pagkatapos ng service na ito. Ang salitang ito na parinig ko sa inyo, huwag mong kakalimutan. Ito ang kasangkapan ng Diyos para yung tenga na nakikinig ng salita ng Diyos maunawaan ang kanyang nakapakinggan at siya'y maging mata. Anong tawag doon? Anointing. Everybody say anointing. Anointing. Ano ba itong anointing? Yung papahiran ka ng Holy Spirit ng langis. At pagka yan ay pinahid ng Lord sa iyong mga mata, yung tenga mo na nakikinig ng salita ng Diyos, pag pumasok sa isip mo, nagkaroon ka ng imahinasyon, tumbok yung pagkakaunawa mo. Kasi pinunasan ng banal na spirito ang diwa mo, kaya naunawaan mo ang inspired word of God na iyon. Palakpakan.
trip into a message. Ang banal na Espiritu kaya niyang transform ang isang kasulatan sa isang napagandang mensahe. At yung sermon ay God can transform it through the Holy Spirit at gagawin niya itong sport of the Spirit. Remember that the sword of the Spirit is the Word of God. Na ito ang siyang nakahati ng mali sa tama, dividing the Word, dividing mga kapatid, evil from good, at ating nakikita ng malinaw ang kalooban ng Panginoon. Ang tenga ay nagiging mata kapag naliwanagan ang mga tagapakinig. Kung ang mga tagapakinig hindi nakatulog sa pangangaral at siya ay nakaunawa sa mensahe, yung tenga kanina ngayon mata na. Turning ears into eyes. Sabi mo, Pastor, kaya. Ano hindi? Paano? Now, babalik tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. When we study the Word of God, or a Word of God, the Holy Spirit makes or does three things. Number one, it illuminates the passages. Kanyang naliliwanagan tayo at kumikinan at nagiging mas maliwala yung kaninang salita ng Diyos na hindi mo pa maintindihan, ngayon lumiliwanag. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ay dumating na at pinahiran ang iyong mata, what we call as anointing, at naunuan mo. Number two, it induces power. Nagbibigay po ng kapangyarihan at kalakasan, nagdudulot ng kapangyarihan ang mensahe ng Panginoon. Ikatlo, impacts people through the message. Yung bigat at importansya ng salita ng Diyos, pag ito'y nasalo mo at matanggap mo, sinasabi mo, ito ay para sa akin. Napaka-importante ng kilos ng anointing. At dito mga kapatid, tatlong S ang tatandaan ninyo. Kayong mga soldiers of the Lord, kayong mga kabataan dito, kayong mga nag-aaral pa sa kolehiyo at sa high school, tandaan nyo ang tatlong S na to. Kung gusto nyo ang punas at pahit ng Holy Spirit ay manatili sa buhay natin. Number one S is sanctification. Everybody say sanctification. Sanctification. Say it louder. Sanctification. Sanctification. It means, mga kapatid, gawing banal. Sinabi po sa Lucas 3:21-22, if you would go through your Bible, you will see that this is a scene where Jesus Christ went to John the Baptist to be baptized. At kung siya ay nabautismuhan, mga kapatid, ito po, mga kapatid, tatlong bagay ang makikita natin. Sabi ng Lord, sa iyo ako, lupus, na nalulugod. Nung si Kristo ay nabautismuhan, I am well pleased, sabi ng Diyos sa Panginoon. Church, ito po ang kailangan sa atin. Yung buhay natin kailangan maging kaaya-aya sa Diyos. At kung kaaya-aya sa Diyos ang buhay natin, ang anointing ay kanyang ibibigay sa ating lahat. Ganyan siya kabuti. Palakpakan natin ang sanctification. We are more concerned. Diba? A lot of us are more concerned about what our Heavenly Father we should be more concerned about what our Heavenly Father says about us than anybody else. Do you agree with that statement? Na kailangan, kung meron tayong bibigyan ng kaluguran, ito yung Diyos. Eh kaya lang sa kabaligtaran, in the FBH, mga kapatid, gusto natin yung like, tayo yung nilalike. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kahit walang like ang tao, pero may like ang Diyos sa iyo, okay ka na. Naintindihan mo? Okay, someone here wants to please others. Listen to what I have to say. The one who pleases others still may not have pleased God. Hindi ibig sabihin na binigyan mo ng pabor ang kapwa mo, natuwa na ang Diyos sa iyo.
Kasi yung binigyan mo ng pabor, yung kapwa mo, hindi naman Diyos. But the one who pleases God doesn't have to worry about pleasing others. Naintindihan nyo? Hindi tayo dapat, mga kapatid, maging bilanggo ng pagkakasaya ng kapwa natin. Ang una dapat natin pinasisiya at pinabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Panabigyan mo ng kaluguran ng Diyos, wala ka ng problema sa iyo kapwa, susunod na rin po yun. Basta inuna mong binigyan ng kasiyahan ang Diyos. Paano? Sanctification. Kabanalan. Hindi po rito, mga kapatid, kayo napasama sa church para maraming mga do not do this, do not do that, mga mapigan, nasasakal ako. O kapatid, kaibigan, huwag ka makinig ng salita ng Diyos o pagbabawal ng Diyos. Pag lumabas ka ba dyan, hindi ka ba nasasakal? Hindi ka ba nasasakal ng droga dyan? Hindi ka ba nasasakal ng kasalanan? Pangangalog niya, pakikiapi, ngayon pagnanakaw, pornografiya, patayan dito, patayan doon, siraan doon, siraan dito. Hindi ka ba nasasakal doon? Kaya pag napunta ka ng church, sasabihin mo nasasakal ka. Mali. Baliktad ang iyong isip. Baguhin mo ang iyong isip. Kasi pag na ikaw umasok sa church, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Pag tayo harap sa Diyos, sabihin mo, at the moment, ngayon, ngayon lang, biglang umapit sa cellphone mo ang mukha ng Panginoon, sinabi niya, alam mo anak, natutuwa ako. Di ba masaya-masaya ka na agad nun? Kasi dito mo, Diyos mismo nagsabi sa iyo, I am well pleased. And that is what? Sanctification. Number two, yes, submission. Submission. Wala pong Kristiyano na lumalago na siya yung sarili na nasusunod sa buhay niya. Wala. Kasi ang Kristiyano, meron siyang boss. Ang Diyos. Okay. Ang Diyos. Ang boss. Kung babasahin mo, Biblia, Jesus was baptized. And here you are. Meron akong isang small group na pinuntahan in a harsh subdivision. Mostly Chinese living in that harsh subdivision. Yung mga mini-ari ng mga big businesses, etc. Meron akong senior ko na sabi ko, you need all to be baptized. Tapos, meron isang babae yun. Ay, hindi na kailangan yan. Ano na lang yan? Formality na lang. My goodness. How can someone say that when Jesus Christ Himself submit to baptism? Kung meron dito magdududa sa mensahe o sa doktrina na tinuro ng church na to, huwag ka magduda. Kasi si Jesus mismo na bautismo. Opo, kung tatanungin mo, kapareho ba ng bautismo namin ang bautismo ni Kristo? Hindi. Kasi ang bautismo ni Kristo ay para sa katuparan ng lahat ng katwiran. For the fulfillment of all righteousness. Ay, bakit siya ba bautismo na tulad natin eh? Tayo nagkasala lahat. Siyempre, yung bautismo na iba. Pero, the fact remains to say that He submit Himself to baptism. So, tayo mga kapatid, dapat lang mabautismo, ha? Kasi hindi tayo perfecto. Tama ang Acts 2:38. Repent and be baptized, everyone in the name of Jesus Christ, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Jesus Christ. Siya na nagpapautismo, Brad, hindi pala bautismo ako. Aray. Sa ibang relihiyon po yun, huwag po kayo mag-alala dito sa church na to. Nabautismahan po ang inyong pastor sa pangalan ni Jesus. Kaya kung ako magpapautismo sa inyo sa pangalan ni Jesus, sumusunod lang ako sa nakasulat sa salita ng ating Diyos, Ama. Thank you.
Anong soup? Supplication. Alam niyo, soup yung kakainin. Ano? Mamaya pa po yun. Mamaya pa po kainan sa physical. Ngayon, spiritual ang pinakakain natin. Supplication. Soldiers of Christ, listen to me. Kaya minsan, mahina. Kasi wala tayong supplication. Kulang ang ating prayer life. Kung gusto mo ma-anoint ka, you have to be submitted to the Lord. You have to be what? Sanctified. And last, you are prayerful. Praying not for your own needs. Supplication is a kind of prayer you pray for others. Sounds new, right? But no. If you want to have the anointing of the Lord, the body, the Holy Spirit sa'yo, kailangan ang prayer mo hindi lang sa sarili mo, kundi sa kapwa mo. Sa mga magulang, sa relatives, sa klase, teacher, sa mga anak, kapitbahay, kaklase, etc., etc. Palakpakan natin ang mga only tayo lang ang kakala. Kaya bantayan natin ito para ang anointing ng Lord ay atin, ay manatili sa atin. What keeps the heaven open? Prayer. Prayer keeps heaven open. If you fail to pray, then heaven, though it's open, is closed. Not because God wants it closed, but because you don't use prayer as you should often use. The picture of anointing. Ano ang larawan? Next, mga kapatid, be surprised or be not surprised sa susunod na mga preaching, mga kapatid, at sermon ng pastor ninyo. I will use the our TV, I use pictures, I use a lot of things. So you will not be sleepy. And you will see a sharp preaching always. Not because we have sharp TV, no? But we have everything for you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Picture. That's the picture of the Holy Spirit. During the presence of Jesus Christ, the Holy Spirit descended in the form of a dove. Isang ang Holy Spirit ay bumaba at pumasok mga kapatid ang bumaba sa lupa sa anyo ng isang kalapati at apat na pi ang daladala nitong simbolo na ito. The top symbol is number one, peace. Pagka ikaw mga kapatid, alam mo ang simbolo ng isang kalapati ay number one, ito ay kapayapaan. Genesis 8:11, the time of Noah. And this is the dove, mga kapatid, na pinakawala ni Noah after a long time of rain and flood, para lang malaman kung natuyo na ang lupa. Nagpalipad, mga kapatid, si Noah na kalapati. At bumalik ito na may dala-dala olive branch. Pag olive branch, alam nyo, di ba pagka may nakabangga ka, branch, sorry. Ah, hindi! Sorry ka dyan. Mag-isip ka lang kaya, gusto nito doon na padala. Ano yan? Peace or bearing. Ano yung suhul-suhul ka pa rin? Pero dahan-dahan ang mangingitin. Kasi, ano ka na yan? Bigay ka lang parang, kasi mami ka lang, sorry, umastos ka pa, at talagang kauspuso. So, ang simbolo ng peace, kalapati, sa panahon ni Noah at sa panahon natin. Number one, peace. Number two, purify. Purify. Yan pala ang nagagawa ng kapatid ng anointing. Matthew 10:16, Jesus instructed His disciples to be gentle as doves. Meron ba dito Kristiyano pero boksingero? O no? Laban-laban ka? Ano? Bakit ka nanuntok, Brad? Sinuntok kita. Kasi sinuntok mo ko. Oh, wala sa Bible yun. Huwag kang gaganti. Hindi yun ang verse na dapat mong gamitin dyan. Bakit ako sinuntok? Nasuntok lang naman kita kanina. Inani mo lang at dinani mo sa akin. Alam mo, mamit pa ng verse na hiyahiya ka. Hindi ganyan. Ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya. Pagamat palaban siya sa pangaral ng katotohanan. Palaban siya sa paglaban ng kapatid sa kasamaan. Hindi yung makikipagbuntalan at violence. Kundi siya ay pure. Ang tawag sa Tagalog, malinis. Sabi mo sa iyo, kapatid, malinis. Malinis.
pure. Una, peace. Pangalawa, purity. Pangatlo, passion. Alam niyo yung passion, meaning to say, handang magdusa. Kaya ang sabi, passion of Christ. Si Kristo, mga kapatid, di umatras para sa ating kaligtasan. Siya'y pinahirapan, hinagupit, tinago sa krus. Umatras pa siya. Hindi na dapat siya magpaganun eh, kasi banal siya eh. But He did it for you and for me. For all of us. Because God is love. In the book of Ezekiel 7:16, there was the sign of the cooing of the dove. Diba yung dove? Gumagano. Ang ibig sabihin pala ng mga kapatid, signifies readiness for suffering, readiness for mourning. Parang ito yung nagkakapagumatangis at ito ay may passion. Handang magdusa. Kaapang power. Yan ang larawan na anointing. Peace, purity, passion, and power. And Acts 2, Acts 1a, and they shall receive what? Power. After what? The Holy Ghost has come upon them. The sign of anointing is when the Holy Spirit comes upon you, it brings what? It brings what? Power. Sabi niyo sa akin, kayo yung patay. Power. 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 Ano yung power? Pag sinabing power, may lakas. May kapangyarihan. Everybody say amen. Amen. The outpouring of the Holy Spirit was accompanied with power. Church, remember, the anointing of the Holy Spirit makes the difference in every sermon and every service. Hindi po pwede na magkaroon ng service na wala po ang pagpahid at pagdating ng Holy Spirit sa buhay natin. And I want to be fast, mga kapatid, so I can cover the whole message that I have today. There are priorities in anointing. Ephesians 5:16-22, mga prioridad para magkaroon tayo ng anointing. A lot of believers try to push themselves in their service in the Lord rather than being empowered by the Holy Ghost. Huwag kang maglilingkod sa Diyos at sinasabi mo kaya mo. Kasi mga kapatid, may hantudan ka sa isang sasakyan na hindi ka gumagamit ng makina ng sasakyan, kundi tinutulak mo yung sasakyan. Katulad sa isang tao na naglilingkod sa Diyos na sa lakas niya lang umaasa. Katawa-tawa, may sasakyan ka, meron niyang makina, bakit hindi mo i-start? Lagyan mo ng gasolina para umandar ko pa. Para mabilis ang biyahe mo. Hindi yung tinutulak mo yung sasakyan. Ganyan ang buhay Kristiyano na walang Holy Spirit. Sarili kayo, sarili sikap. Samantala ang Holy Spirit, nariyan, para siya, sasakay ka na lang, aandar ka na. Palakpakan natin ang ating pangalaman. Napag-aralan na po ng ilang mga umaten nung last 3 years ago, I think. Natinutulak nila yung kariton, mga kapatid, pero yung gulong, kwadrado. Eh kahit lahat tayo magtulak, sa kariton na kwadrado yung gulong, medyo mapapahiga, hindi aandar eh. Ang hirap. Pero pagka Holy Spirit pala, ang siyang kikilos sa buhay natin, yung paglago ng church, ay smooth. Kasi hindi ka natutulak, sasakay ka na lang. Papalitan ng Lord, ng Holy Spirit, yung gulong na kwadrado, gagawin niyang bilog, tutulak niya, aba, umaanda, lumalago, natural na natural. Natural na natural na lalago. Kaya yung parking lot natin dyan, hindi po talahin kung makikita niyo dyan. Mga sasakyan, hindi lang puti. Nakita ko, hindi lang puti. Understand, mga kapatid. Talagang unahan eh. Mabilis pa puno eh.
Hindi naman yan sure na ilan pwede pumarata, pero I can just see in my vision na talaga nga parami nang nakaparada dyan. Hindi ko lang masabi kung anong kulay yung sasakyan mo. Pero napakarami nang naparada. Hindi lang iilan dyan na tawag ko ikakalog-talog yung ating party. Pansamantala lang pala yan. Hallelujah! Christianismo ay hindi kabigat at hindi ito'y pagpapala. Your Christian life is not monotonous, but momentous. Hindi monotonous, hindi boring. Kung hindi, momentous. Itong mga bawat sandali ay may halaga at hindi sayang pag ikaw, Kristiyano. Ganyan ang Diyos. Akala mo, hindi, napapunta na ako dyan. Na naligaw lang. Hindi. Niloob ng Diyos. Mapunta ka rito para marinig mo hindi lang monotony na mga katuruan, kundi momentous yung mga bagay na kailangan mo matanggap bago ka magpunta kung saan ka pupunta. Dala-dala mo na. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi kanya pinababayaan ang tungo sa pupuntahan mo, na hindi mo dala-dala tamang katuruan para ikaw ay maging matata at maanoy ka patuloy ng ating Panginoon. Reasons for a spirit-filled life. Mga dahilan na aking dadaanan mabilis na para mapatunayan na dapat lahat ay mapuspos ng Holy Spirit ay dahilan, number one, obedience. Kailangan na kayo sumunod. In verse 18, ang sabi, be filled with the Holy Spirit. Mapuspos ka dapat ng banal na Espiritu. Hindi po ito multiple choice. A, ayaw ko. B, bukas na. Si bahala ka sa buhay mo. Multiple choice. Hindi multiple choice ang pagpapakuspos, pagkapuspos ng Holy Spirit. I'm excited already. Na ano yung aking bibig? It is a command. Sabi mo sa iyo katabi, utos pala. Then, saka ako nalang susundin. Ano saka nalang susundin? Sinabi. No less than the Apostle Paul. Be filled with the Holy Spirit. Hindi be filled with alcoholic drinks. Ay, minsan ayaw ko ba? Ito inutos, ayaw sumunod. Sinabi doon sa TV, ah, ito pag uminom ka, hahampas yung katawan mo sa ano, sa dibdib. Tapos dadating yung magandang babae. Ang ganda maglakad. Ayan, okay yan ang inumin na yun. Ah, gusto nyo naman. Samantalang hindi naman utos ng Bible yun. Ang utos ng Bible, makapuspos ka. Ang banal na Espiritu, it is a command. Sabi mo sa iyo katabi, command. Sasuggest ko sa'yo para maging mag-mature ka. Be filled with the Holy Spirit. No, wrong. That's not a suggestion. It is a command. And if you don't obey the command, you sin against God. Kaya pag sinabi mamaya, o sa lahat ng gusto magpapuspos ng banal na Espiritu, tumakbo ka agad! Ikaw na walang Holy Spirit, tumakbo ka rito sa harapan at humingi ka ng awa at biyaya sa Lord. Baka sakaling mabigyan ka. Number two, obligation. Obligation pala na ikaw ay makatanggap at ma-anoint ng Holy Spirit. Why? Puro W ito. W. Hangon po sa Ephesians 5, 19, 22, 25, Ephesians 5, 12, at 19. And I want to make it fast, but I know you will understand this. All starting with letter W. For worship life. Worship life. Para paano magkakabuhay ang iyong worship life sa Lord? Pagka ikaw, ang sabi rito sa verse 19 ng Ephesians 5, making melodies in your heart in the Lord. Na pagka ikaw pala aawit,
ay nauunawaan kita. Ang ganda ng tingin mo, sister. Inaawitan mo yung boyfriend mo at ang awit mo, you're my only one. I understand that. Pero bago mo awitan ang boyfriend mo, may mas mataas pa sa kanya. At Diyos. Singing melody in my heart for the Lord. Siya ang una. Before the Lord. There is nothing worse than a church full of half-empty people trying their hardest to overflow. Mahirap po, makunwari, na parang napupuno ka ng presensya ng Lord, samantala ang puso mo naman ay malayo sa Diyos. Kailangan ang awit mo, talaga, buong puso binibigay sa Lord. Kaya, minsan talaga napapalakas yung volume natin. Hindi naman natin sinasadya. Pero yung, alam niyo yung sa musical dynamics, dynamics yung para palakas, hihina. Eh, buhay kasi tayo magsamba eh. We worship in spirit and in truth. Totoo yung worship natin. Number two. Wedded life. Pinag-usapan dito, Ephesians 5:22-25. Sino po dito nakasawa na? Nakasawa na at mayroon ng asawa? Taas ng kamay. Okay, God bless you. Ikaw, Brother Marlon, pag ganun-ganun ka, taas yung kamay ng ganun. Bakit? Kasi dito, God made man and woman differently. You listen to me. The woman is higher than the man because of her being a woman. Tandaan niyo yan. Mas mataas kayo, kayong babae, sa lalaki na inyong magiging asawa, sa inyong pagkababae. Kasi yung nagagawa ng babae, hindi naman magawa ng lalaki. Di ba? Mga lalaki. Say amen. Parang di ako kumbinsido doon sa ano, yung sa gilas ha. Mga lalaki, mag-say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Pero gano'n naman, ay, patatiyahan mo. Okay. Ang sabi rito, the man is higher than the woman in being a man. Meron kasing magagawa yung lalaki naman, hindi mo kayang gawin kayong mga kababaihan. Are you listening to me? Okay? Now, dito mga kapatid, anything with two hands is a freak. Hindi pwede dito, o sige, para wala na lang away, ikaw misis, commander ka, ako naman, lalaki, presidente. Eh, parehong ulo. Mag-imagine ka nga ng isang creature na dalawang ulo, ang kalalabasan? Alien. Freak. Pero, okay, sige. Pareho tayong ulo, mag-away tayo palagi, hindi natin malaman kung sino ang susunod. Wala na lang ulo. O di, lahat ng nakakatakot ko, naglalakad ka, walang ulo. Diba? Kaya sinabi rito mga kapatid, para yung the man can be a godly figure to the wife, he should be what? Anointed. Para yung pwesto niya, hindi naman siya. Ako ang lalaki, ako napapakain sa iyo. Ito sa iyo, boom! Ito sa iyo, boom! Grabe ka. Violente kang asawa. Hindi binigay ng Lord sa iyo yung babae na gano'n. Binigay yan sa iyo para mahalin mo. Ingatan mo. Taguyod mo. Ha? Okay ba mga sister? E kayo ba mga sister, tinataguyod kayo, na ba? Hindi nang gasto sa lahat ng credit card, etc. Hindi na lang nagreklama si mister. Kailangan di kayo na respeto kay mister. Para si mister, kahit naman medyo walang ano, maaaring minsan nawawalan ng trabaho, minsan ano, yung galang pa rin, nagpapalakas sa kanya. Yan ang nagpapa, ang tawag na eh. It makes us, you know, real men if our wives respect us. Pero if the wife, pandesal niya na nungulungkoy. Kasi hindi nire-respeto ni kababaihan. Pero ikaw na masakiting lalaki, pero may asawa kang nire-respeto sa'yo kahit na mahina ang katawan mo, gusto mo pa rin lumipad na parang si Superman maghanap buhay. Kasi ang asawa mo, ay, kaya mo
ikaw yung pinakagwapo dito sa Valenzuela. Kaya mo yan, kaya mo yan. Tapos yung lalaki, kaya ko rin, kaya. Baba. May anointing. Wala kang oras gumawa ng hokus-pokus. Una sa Diyos at pangalawa sa asawa. Because you are anointed. Kaya kung gusto mo safe ka, anointing. Sa wedded life, sa buhay, may asawa. Huwag kang bubulong-bulong ka sa inyong mga pastor, sorry. Wala talaga itong lahing tikotin. Nagalakad na ako dyan, ako lahat ang tinitingnan. Hindi mo napapansin, baro nilang mukha mo kaya. Sa mga tao ng Diyos, huwag ka magkamali. Ako, ang dami mga bago. Ano ka nang kakakasakin? Walang ka. Nahiya ka. Yung iba, kaya parang napapalapit sa'yo. Kasi dadadala mo yung salita ng Diyos at tuturo ka ng mga awit Kristiyano. Siyempre, maka-attract. Hindi sa'yo, na-attract siya sa Lord. Akala mo pa sa iyo, pero doon man natin yung pula. Kaya, ano ka sa Lord? Ito ba, kailangan yung boss mo, i-apuin mo siya parang ang Lord Jesus Christ. Para pag ikaw ng trabaho, yung the best mo binibigay mo. At parang sa Panginoon mo inahandog. Making your work a masterpiece. When you study in your engineering classes, you keep the best results. At pag sinabi, sister, ang tataas naman ng grade mo. Ito nga ba? Tuturo mo yung finger. Siya po. Do you have your rights? You know your rights, right? Alam ko ang karapatan ko. Tama? But if we teach in this pulpit rights, people fighting for their rights, you know what happened? Doon sa katulad na nangyayari sa ating Supreme Court. Ganun. Because they're fighting for their rights. Ano nangyayari? Resulta? Revolution. Pagalingan, no? Sabi sa Constitution, ito ganyan. Magulo. Pero sa church, ang ituturo ka sa inyo, responsibility, diligence, alam nyo yung ibig sabihin nyo, it's not revolution. It's a revival. Yeah. We don't need revolution. We need revival. Oh, hallelujah. Sabihin mo sa inyong katabi pang-apa, war life. Ano ba yung pastor? Pagkain ba yun? Yung war, era, life. Ang sabi ng Bible, you don't wrestle with, remember, tayo ba, a boxer, wrestler, because we wrestle with, not flesh and blood. Sabi mo sa iyo katabi, brother, hindi kita kaaway. You're my friend. Eh, sino yung nire-wrestling natin? Spirit in high places. Evil. Mga masasamang espiritu elemento. Yan pala ang kalaban ng mananampalataya. So, how we need the anointing of the Lord because our war is not human being against human being. But spiritual beings that are stealing and fighting against us. Satan is sneering against us, yet greater is he that is in us than he that is in the world. Who is this? Witness. Saksi ka, Panginoon, saksi ako. Sa mga ginawa mo. Kaya ako nakikwento ang mga patutuo.
Kaya ako na encourage ang ating kapwa because of you. See, you have worship life, you have wedded life, you have work life, war life, and last, witness life. Dapat ang buhay natin teaching others to rather die than to try to be a Christian without the Holy Spirit. Na kailangan makuha natin yung Holy Spirit dahil living a life without the Spirit is wasted opportunity. Sino po rito ang wala pa po Holy Spirit? The evidence of you having the Holy Spirit changed life and speaking in tongues. Nakapagsalita ka na ba tayo patulang wika? Napuspos ka na ba ng Holy Spirit? If not, come to the altar later. We will have time. And we will ask the Lord, to transform my ear into eyes that see. I need your Holy Spirit. I need your anointing. I need you today, Lord. And before I end, requirement for Spirit-filled life, last three. Number one, complete surrender. You want the Holy Spirit today? Complete surrender. Complete. Yung pagsuko mo, huwag ka na magtago. Mga bisyo, kung ano pa rin. Alam naman ang Diyos sin. Lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I need to surrender my body. Because my body is your temple. And the Holy Spirit wants to dwell in that temple. Number two, continual surrender. Ito po mga kapatid, paalala ko sa inyo. Pag ako po nag-aanyaya ng mga tao lalapit sa altar, huwag mong sasabihin yan para sa kanila lang yan. Ako, okay na ako. Okay na ako. You're wrong. Because your life is a continuous life. You make mistakes. You sin against God. Though unintentionally or intentionally, kailangan ka pa rin lumapit for continuous cleaning, or what we call as continual surrender. Yeah. Kaya hindi masama lumapit ka rito. Sasabihin ako, lalapit na naman yan, pinakamakasalanan niya sa high calling. At hindi, wala akong ganun dito. Kasi ang nilinis ng Diyos, malinis na ko. Pero, dahil continuous pa tayo bubuhay dito, meron tayong kasalanan na gagawa, etc. Pag dumating ka rito, tinatawag ka ng Holy Spirit, lumapit ka. Hindi lang ito para sa first timer, nakatanggap sa Diyos, hindi. Para rin ito sa atin. Lahat. Continuous surrender. And last, conscious surrender. Meaning to say, the anointing, it is the power of the Holy Spirit that illuminates the mind, heart, and soul to the eternal casket. Ibig sabihin conscious, 24/7 conscious ka sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Presence ng Panginoon.